Sala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Ang paglilihi kay Juan Bautista ay isang pagpapakita ng magandang loob ng Diyos. Si Juan ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. Mapupuno tayo ng tuwa at galak dahil ang ating kaligtasan ay nalalapit na. Mga kapatid, aminin natin ang ating masa na pag tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal na pagkain na dudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo ang pag-ibig mong wagas. Kami ay dinapis at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
ipahayag ang iyong kadakilaan sa pagsilang na mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryo nito ng pagkakatawang tao ng anak mo ay mapagpukulan nawa namin ng lubos sa pananalig at may pagdiwang namin ng mighty pagmamalo na pag-ibig. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumuko kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itong nawa ko po at ligtas na ito at God,
tayo po ang lahat. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya
at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak kung anumang inuming na kalalasing. Sa sinabukunan pa lamang ng kanyang ina, magugusgus na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglayang Espiritu ng Kapangyarihan ni Elias upang magkasituin ang mga anak at ang mga anak, ang mga ama at ang mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon ay paghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at ganoon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinubo ako upang ihatid sa iyo mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibigi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na magaganap ang mga bagay na ito. Sabagat hindi ka na iniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala, naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya, hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nananiling dupi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal ang naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngunit ngayon nilingap ako ng Panginoon. Wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Subahagi po ng ating paninilay sa siyang na araw ng ating paghahanda ng pagpapasalamat sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kung inyo po maalala ng unang araw, binigyan natin na diin ang katotohanan na pinatotohanan ni Juan Bautista. Tatlong katotohanan, ang katotohanan na may Diyos, ang katotohanan ng kahinaan at karupugan ng tao, ang katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa kahinaan at kasalanan ng tao. Yung pangalawa, panyaya natin ay ang hamon na iniwanan sa atin na maging kasanggang dikit ng Diyos, katulad ng pagkasanggang dikit ng mga Israelita. Kahapon ay binigyan natin ng pansin ang pagtugon, katulad ng pagtugon ni San Jose, na kahit sabihin natin na ito ay palaking butas lamang, ay mahalaga sa paglago ng pag-ahari ng Diyos. At ngayon, nakita po natin ngayon sa ating Ebanghelyo ang mag-asawang Zacarias
at Elizabeth na pinagkalooban ng Diyos sa gitna ng kanilang pagkabaog sa banal na kasulatan, maliwanag ko na ang kalimitan na itinuturing na baog ay ang babae. Well, wala po silang kaalaman katulad ng ating kaalaman sa kapanahunan na pwede maging baog ang lalaki. At pwede rin naman na maaaring hindi sila talaga baog, kaya lamang ay kulang lamang sa mga dapat na isang katulparan, kulang sa timing. Sa lumang tipat, ang kalimitan, makita po natin sa mga pamamaraan ay pinakita. Katulad po limbawa ng asawa ni Manoa, hindi po binanggit dito, na siya ang itinuturing na baog at saka si Elizabeth. So, pero maliwanag po na kung saan ay sa pagkatapawag na ito ay sila ay binigyan ng Diyos na biyaya na magkaroon ng alam. At makita po natin na para po sa mga Israelita, napakahalaga po ang magkaroon ng anak. Bahagi yun ang kanilang pagkilos, hindi lamang mo siguro dahil sa ito ay kasiguraduhan ng pagkakatuloy ng lahi. Particular ang lahi ng mga Israelita kasi may magkakaroon ng susunod na henerasyon. Pero bahagi mo sa pagkaunawa na hindi pagkakaroon ng anak ay para sinumpa ng Diyos. Kaya ano ang sabi ni Elizabeth? Ang huling bahagi po ng ating Ebanghelyo ngayon ay ipinahayag na inalis ng Diyos ang ating kadustaan sa harapan ng mga tao. Kasi nga, kapag baog ka sa banal na kasulatan ay yun, parang sinumpa ka ng Diyos. Kahit na sabihin natin na dito kay Elizabeth at kay Zacarias ay mga naglilingkod ng tapat sa Diyos. Nakasaad. Sila ay masugid na tulasunod ng ating Panginoong Diyos. At si Zacarias ay katulad po ng nabanggit ay isa sa mga sasantote, isa sa mga pari ng mga Hudyo. Kaya nga siya ay pinagpakitaan ng Anghel Gabriel sa loob ng templo habang siya ay naghahandog ng kamanyang, siya naghahandog ng insenso. Yung ating kumayon, yung insenso na ginamit natin ay nadadala natin. Yung lumang tipag, mayroon lang lagayan sa loob ng templo. Doon na lamang sinisindihan. Hindi mo na dadala, katulad natin ngayon, nadadala natin. Doon ay stationary. Yun ay mayroong bunatan kung sino ang mag-iinsenso sa mga sacerdote ng Hudyo. At pakita rin po natin na ito ay patuwid. Naglilingkod sa Diyos. Pero dahil sa wala siyang anak, ay
yun pa rin ang kulig ng tao sa kanila. Kaya nga sinabi niya na inalis ng Diyos ang aking kadustahan sa harapan ng mga tao. Pero ano yung amo na iniwanan mo sa atin ngayon ng buong kapal? Yung amo na makita po natin sa mga panalitang binitiwa ni Elizabeth, ano yun? Nilingap ako ng Diyos. Nilingap ako ng Diyos. Tinalinga ako ng Diyos. Ipinagsanggalang ako ng Diyos. Ipinagtanggol ako ng Diyos. So nawa po, makita rin po natin sa ating pagkilos na katulad ni Elizabeth, masabi rin natin na nilingap ako ng Diyos. Ito ba yung nilingap? Ano? Sabi na natin ni nilingap ay nanggaling din sa salitang nilingon. Ano? Pinakamusta ka? Ah, okay ka mo dyan. Ano? Na may maramdaman niya na nangangalaga ang Diyos. God fell for Elizabeth. Kasi hindi niya hinayaan si Elizabeth na ang tingin sa kanya ng kanyang mga kababayan ay isang isinumpa. At binigyan pa rin siya ng biyaya na walang iba kundi ang magkaroon ng anak. Pero yun, nilingap ako ng Diyos. Tayo ba? Nilingap ba tayo ng Diyos? Masasabi ba natin na meron tayong karanasan sa buhay na nilingap tayo ng Diyos? Ano-ano? Yun po yung una. Ma-identify ba natin sa ating bahagi ng ating buhay? Ha, ito yung mga pangyayari sa aking buhay na nilingap ako ng Diyos. God care for me, God care for His people. Masabi ba natin na ito yung mga yugto ng aking buhay na nilingap ako ng Diyos? Mahalaga po mapagnilay-nilayan ang mga yugto na ito ng buhay. Malagyan natin na pagkataon. Puntusin na sana po, magkaroon tayo ng listahan. No? Asahan yung mga listahan ng maliwanag na nilingap ako ng Diyos. Hindi lang po basta sabihin natin na, bakit maayos ang buhay mo? Ay, hindi, kasi swerte lang eh. Ay, iba yun. Bakit? Ay, swerte lang eh. No? Ibig sabihin, wala doon sa picture na yun ng Diyos. No? Pag sinabi mong swerte lang, pag sinabi mo, kaya naging maganda ang buhay ko, kasi nilingap ako ng Diyos na, kasi maliwanag yun na, ginusto yun ng Diyos. Hindi lamang kung tawagin natin ay out of the blue. Hindi lamang nagkataon. Ngunit, naging bahagi ng plano ng Diyos. Ito yung sinasabi natin na yung istorya ko ay kabahagi ng istorya ng Diyos. So tingnan po natin, asahan ang mga yugto ng buhay na masasabi natin na nilingap tayo ng Diyos. Mayroon ba tayong listahan sa mga yugto ng ating buhay na nilingap tayo ng Diyos? Hindi yung kinakailang isulat natin sa papel. Ayaw na po out of memory. Pangalawa, ay bahagi ng paghinilay natin nalin na maibahagi natin ang mga yugto ng ating buhay na nilingap tayo ng Diyos. Ma-assure natin sa ating pamilya, may kwento natin. Instead na pagkwentuhan natin ang buhay na may buhay, instead na tayo makipag-chismisan kung ano yung pangyayari na nakita natin doon sa ating kapitbahay o sa ibang tao, bakit hindi natin ikwento mismo ang kwento natin kasama ng kwento ng Diyos?
Alam niyo yung chismis, nakakapagtagpuyan ng tensyon. Kayo ay nagdadala ng negative energy. Pero kapag ang inyong isinishare ay yung katulad ng ibinahagi po ni Elizabeth, nilingap ako ng Diyos, ang inyong ibinabahagi ay positive energy. Ine-energize ninyo. Kaya po kumisa may mga tao na puno ng negative energy. Bakit? Ang kanilang pinagbabahaginan ay ang mga masasamang nangyayari sa kanilang paligid na hindi nila naiintindihan yung mga masasamang balita. Hindi. Ibahagi po natin yung mabuting balita na walang iba na kundi nilingap tayo ng Diyos. At sabi ko nga po, ay ikwento ninyo yan. Alam kaya po, ang istorya ng lumang tipan ay ang istorya na kung saan po ay ito'y nanggaling kung tawagin po natin ay oral tradition. Ito'y mga kwento na ipinamamanin ng mga Israelita na alin, nilingap ako ng Diyos. Ito yung mga yugto ng aking buhay na pinangangalagaan ako ng Diyos. Sana din po, lalong-lalo na po, siguro sabihin ng iba, Father, wala naman akong karanasan na nilingap ako ng Diyos. Kasi bakit? Hindi ka nakwentuhan ang magulang mo. Kaya kahit na po yung anak, wala silang alam. No? Para po sa mga Israelita, maliwanag sa kanila na nilingap sila ng Diyos personally, nilingap ang kanilang lahi, ang lahing Israel at ang kanilang bayan. Sige po, ibahagi natin na tayo nilingap ng Diyos kaysa pagkwentuhan natin ang istorya ng ibang tao na hindi natin naiintindihan. Mas istorya natin ang sariling buhay natin na naging maliwanag na nilingap tayo ng Diyos. Pangatlo, ito po ay itong number one at number two, ito ngayon yung magiging bahagi po, yung number two na yun. Kasi bakit kinakailangan natin ilista yung mga bahagi ng ating buhay na nilingap tayo ng Diyos? Kasi para may bahagi rin natin, no? Pero at pag-in the same time, ano yung pangatlo? Dito tayo humugot. Puso ngayon yung tinatawag na saan mo hinugot yan? Ay, sana masabi natin na, hinugot ko yan. Saan? Sa karanasan, sa aking karanasan alin, nilingap ako ng Diyos. Doon tayo humugot. Yun ang ating hugot na nilingap ako ng Diyos sa mga karanasan na yan. Para ano? Yun yung maging lakas natin. Maging lakas natin sa hapon ng kasalukuyang panahon. Yun ang maging lakas natin kapag sa panahon na tayo ay nagdadalamati. Nagawa ng papawala ng isang mahal sa buhay. Yun ang maging lakas natin. Dito tayo humugot sa mga panahon na tayo ay nag-iisa at nalulungkot. Hindi ito yung mga panahon na kung saan ay tayo ay humugot tayo ng lakas upang harapin natin ang problema ng kasalukuyang buhay ni asawa. Kundi kaya ang buhay estudyante, kung paano mahirap ang pag-aaral, pag-ahanap buhay. Saan tayo kukuha ng lakas na yan? Doon tayo humugot sa karanasan na kinalina ako ng Diyos. Kinugkop ako ng Diyos. Kasi bakit? Kasi magiging bahagi ng ating pagkilos na, hindi ako matatakot.
Kasi maliwanag sa hindi akong pinabayaran ng Diyos eh. Yan ay halos katulad ng karanasan na naging bahagi na ng aking buhay. Na naging maliwanag na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Na kaya yan, makakayanan ko yan. Ito yung pinag-uutan ko ng lakas. Ang pagkalinga ng Diyos. Ang patuloy na paglinga ng Diyos sa atin. So ito ng tatlo nito. Maging bahagi po ng ating pagninilay. No? Katulad na ipinahayag ni Elizabeth, nilingap ako ng Diyos. Ano gagawin natin? Ay ilista natin yung mga bahagi ng ating buhay na masabi natin na nilingap ako ng Diyos. Pangalawa, ibahagi natin. Huwag natin kahiya na ibahagi natin na nilingap tayo ng Diyos kaysa pag-usapan natin ang buhay ng may buhay. Yung buhay natin ang pag-usapan natin at ibahagi natin sa iba. Mas paunawahan natin ang maliwanag ng pagkilos ng Diyos sa ating pamumuhay. Pangatlo, sabagat ito yung paggagalingan ng ating lakas na maliwanag na naging konkretong pagtugon ng Diyos sa ating buhay na magbibigay ng timon at atag. Dahil, kakayanin ko ang kasalukuyang hamon ng daigdig na ito. Panginoon, putusin mo kami ng iyong Espiritu upang buong galak namin tanggapin si Jesus at kami naway maging tapat lagi sa iyo. Ngayon,
at magpasawalang hanggan. Amen.